mga kaibigan. Tunghayan po natin ang ikalawang kabanata ng Serendipity. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Where is the space where the Gundam boyfriend of hers? Nangako si Carlo kay Audrey na susunduin siya nito pagkagaling niya sa opisina ng Innovators. Pero ni hindi ito tumatawag o nagte-text para ipaalam kung kanselado ang kanilang date. Wala siyang balak hintayin ito habang buhay. Naiinis lamang siya sa lalaki, kaya kinontak niya si Tristan, real estate agent at best friend niya ang binata. "Yes, hello?" sagot nito. "Nasaan ka?" tanong niya rito. "Nasa Commonwealth. Pauwi na. Bakit?" "Suntuin mo ako dito sa opisina. Nagka-amnesia na naman ang boyfriend ko." Inis na wika niya. "Sure, pero mag-lunch muna tayo bago kita ihatid. Tom Goods na ako." Tumawa pa ang nasa kabilang linya. Umikot ang mga mata niya. Knowing Tristan, alam niya siya ang pagbabayarin nito ng lunch. At hindi lang lunch ang ipasasagot nito sa kanya. Malamang na pati gasolina ng kotse nito kung mamalasin. Mauutangan pa siya nito. "Hay buhay. Wag na lang, magtataksi na lang ako." She heard him laugh. "Don't worry, mapera ako ngayon, nakabenta ako." "E di maganda, maililibre mo naman ako." "KKB tayo no?" reklamo nito. Hindi na siya umangal. "Okay, hihintayin kita dito." "Hindi ka magkakaroon ng ibang kaibigan maliban sa akin kung palagi mong aawayin ang mga tao sa paligid mo." Sermon ni Tristan kay Audrey nang nasa bar restaurant sila. Tapos na silang kumain at inuubos na lang nito ang inorder na beer. "Hindi ko sila inaaway. I'm trying to enlighten them. Iyon ang tunay na pakikipagkaibigan. Kailangang ibukas mo ang mga mata nila sa liwanag." Tinungga niya ang kanyang inumin na gawa sa egg white at lime juice. She never liked alcohol. "Pero sana lang magpa-impress ka muna bago mo ipamukha sa kanila na may mali sa kanila. Ang dating kasi ay parang namimintas ka at ikaw lang ang magaling sa kanilang lahat." Sermon pa ng kaibigan. "But dear silly, bakit ba kasi kailangan ko ipagduldulan ang sarili ko sa kanila?" giit ni Audrey. Ito ang nag-i-encourage sa kanya na makipagkaibigan sa iba, kahit nakasanayan na niya ang maging independent simula pagkabata. For her, she could survive on her own because she was not weak. Naikwento niya rito ang pag-atungal ni Cathy dahil iniwan ng boyfriend. "Because you need compassion and human touch. Yung mga opisina mo, they are acting like women because they are. What is wrong with that? They are silly." Para sa kanila, umiikot ang mundo sa pagkakaroon ng lalaki sa buhay nila. "I can't blame them. My former professor said that a woman like that needs security that she could find in men because she couldn't find it in herself. As for me, I'm secured. That's why I can't find a reason to look for a man in my life. Kung magpapakasal man ako, para lang sa baby." Wika pa niya. Nagkibit-balikat ito habang namamapak ng pulutan. He had heard that line from her 100 times. "You said you believe in love," tanong nito. "I do, but not in fairytale manner. Love dies, like everything else does. That's the whole idea of this universe. There is no such things as happy ending. Dahil alam mo naman nating lahat kung ano ang patutunguhan nating lahat. Death." Seryoso na wika ni Audrey. "You sound like any man's nightmare. I'm just seeing things from mirror." She sipped her drink. Naka-indefinite leave si Andrew. "Pero tingin ko, he's retiring." Si Nathan ang pumalit sa kanya. Deklara niya. Napahinto si Tristan sa paglagok ng scotch. Kilala nito si Nathan dahil naikwento niya ito minsan dito. "Nathan? As in si ex-boyfriend mo? Wow! At least, something colorful happened to your life." May hint ng nanunuksong ngiti sa sulok ng full lips nito. Napansin niya iyon
dahil naaalala niyang manipis ang mga labi ni Nathan, parang sa foreigner. Tristan was not one of the most handsome men she had met, but he was probably one of the most attractive. Hindi flawless ang features nito. His eyes were too small. Halos mawala na ang mga iyon sa pagitan ng thick and dark lashes na kinaiinggitan kahit ng mga bumbay. Katamtaman lang ang tangs ng ilong nito. May cleft chin din ito. Ngunit ang highlight talaga ng mukha nito ay ang mga labi nito. They were sensual and sexual. He was never my ex. I'll never dream of it. Nanligaw sa kanya si Nathan noong high school days nila. She was a freshman. He was a senior student. Malaking bula siya noon pa man, kaya naliligawan na siya. Si Nathan ang pinakamakulit sa mga naging manliligaw niya. Ang huli niya ay pinanindigan lamang nito iyon dahil ayaw nitong mapahiya sa mga kaibigan. Ipinamalita nito sa buong campus during a program na mapapasagot siya nito. Hindi pa man ito nanliligaw. Doon nag-ugat ang inis niya rito. Pagkatapos ay nalaman na lang niyang may nagkalat na mag-on na sila. After a week, ang kumalat namang chismis ay nakipag-break na sa kanya si Nathan. Dahil hindi naman daw talaga siya type nito, na na-challenge lang daw ito. Sa kabila ng lahat, nakahinga siya ng muluwag dahil wala nang nangungulit sa kanya. Now, that irritating guy was her new boss. Alam niyang anak ito ni Andrew. Pero kailanman ay hindi pumasok sa isip niya na maagang magre-retiro si Andrew because he looked indestructible. Ang alam niya ay walang amor si Nathan sa family business nito. Networking ang pinagkakaabalahan nito noon, she heard. Anong naramdaman mo nung makita mo siya? Nanunokso pa ring tanong ni Tristan. Sa tingin niya ay pinagkakatuwaan siya nito. Pinandilata niya ito. I'm unfeeling. Remember, wala akong nararamdaman sa kanya. But there must be something. Iniamba niya rito ang hawak na tinidor. Itinaas nito ang mga kamay nito. I surrender. Let's talk about your plans. May pakiramdam ako na ngayon, si Nathan na ang bagong boss mo. Lalo mong kugustuhin magsarili. Yun din ang pakiramdam niya. Makokontrol niya ang kanyang pagkainis kay Nathan. Pero wala nang dahilan para manatili pa siya sa kumpanya ng pamilya. Gusto lang niyang tumanaw ng utang na loob kay Andrew, kaya nananatili pa rin siya sa Innovators. But now that he was retiring, she had more reason than ever to submit her resignation letter. Sasamahan kitang kumuha ng business permit, wika pa ni Tristan. Good morning, birdie birds! Bati ni Audrey sa mga ibong nakadapo sa terrace na inuupahan niyang bahay. Kinaumagahan nang magising siya. Dinampot niya ang bote ng bird feed. Nagsisili parang palayo ang mga ibon nang ihagis niya ang feeds. Ngunit alam niyang babalik din ang mga iyon maya-maya. Nag-iinat na bumalik siya sa loob ng bahay. Nag-e-exercise siya tuwing umaga. Pero tinatamad siya ng araw na yon. Maaaring may kinalaman pa rin doon ang pagdating ni Nathan sa Innovators. Mag-isa lang siya sa inuupahang bahay. Dahil wala na siyang kapamilya sa Pilipinas. Nasa States ng lahat. Pero maliban sa daddy niya, wala talaga siyang kadugo sa mga iyon. 4 years old siya nang maghiwalay ang mga magulang niya. Nag-asawa ng iba ang daddy niya sa isang babae na may mga anak na din sa ibang lalaki. She was left with her mommy who had turned into an alcoholic. After 5 years, her mommy committed suicide. Kinuha siya ng daddy niya. Ngunit sa tingin niya ay napilitan lang itong gawin yon. Hindi rin niya maramdamang tanggap siya ng mga bagong anak nito. Kaya nang 15 anyos na siya, ay pinili niyang umuwi sa Pilipinas. Sinusustentuhan siya ng kaniyang ama. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, huminto na rin iyon. Napilitan siyang kumayod upang maipagpatuloy ang pag-aaral niya sa kolehiyo. All that seems so long ago now. Ngayon ay isa na siyang matagumpay na working woman. Tiningnan niya ang mga cupboards niya. Wala na pala siyang kape. Ipinasya niyang magpunta
sa 24-hour convenience store na nasa kanto lamang ng village. Wala namang brewed coffee sa tindahan. Hindi niya kayang umpisa ng araw nang hindi nilalagyan ng caffeine ang kanyang katawan. Binalikan niya ang kanyang cellphone sa kwarto bago siya tuluyang lumabas ng bahay. Idinayal niya ang numero ni Carlo habang naghihintay siya ng tricycle. "Hello, Carlo?" Wika niya nang marinig na ang tinig ng nobyo sa kabilang linya. Sumakay siya sa tricycle na huminto sa harap niya at sinabi sa driver niyon kung saan siya bababa. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Serendipity. Maraming salamat po.